Ma'am Marieta, una po sa lahat, maraming marami po salamat sa inyong ipinadalang para sa amin. At kahit nasa malayo po kayo, hindi po kayo nakakalimot. Ang Panginoon na po bahalang tumumba sa inyong kabutihang loob. Amen. At nawa po, gabayan po kayo. Natutuwa po ako at may mga katulad po ninyo na nagmamalasakit sa mga katulad po namin. Diyos ang laging kasama niya at di maliligaw. Kalingap na ang palawenyo na superhero, Kuya Nate, at ito ang kanyang kwento. Ikaw ang aming superhero. Mga kapatid, kumusta po at welcome back. Ako po si Kuya Nate, isa po akong charity vlogger. Andito po tayo ngayon sa Puerto Princesa, Palawan. At gusto ko pong magpasalamat, Ma'am Marieta Cabudol. Thank you po, mga kasama po natin sa video na to. Nag-sponsor po siya, gusto niya pong padalhan ng grocery si Tatay Jonel at ang pamilya niya. God bless po sa inyo, Ma'am Marieta. Hello po, Tatay Jonel. Oh. Kamusta po, kamusta kayo? Andiyan ka po sa bahay niyo, Tay? Nandiyan ka po sa bahay niyo? Opo, nandito pa. Ah, Tatay, good news po. Merong gusto magbigay ng grocery po sa inyo. Sponsor, si Ma'am Marieta Cabudol. Daan po ako sa inyo ngayon ha. Daan po ako sa inyo ngayon. Okay lang po, kompleto po ito. Meron siyang bigas, meron siyang Milo, may gatas, may asukal. Meron din pong dilata, meron din pong mga noodles. Basta tayo, marami po ito, marami. Opo, opo, bale, galing po ito sa ating sponsor, si Ma'am Marieta Cabudol po. Sige, sige, pasyal po ako ngayon, Tatay, ha? Papasyal po ako ngayon. Eto nga po, nagpukwentuhan yung mga bata tungkol sa Jollibee. Sige, sige po, salamat, Tay, ha? Daan ko po. Tatay Jonel. Kumusta po? Kumusta? Meron tayong good news, Tatay. May padala po si Ma'am Marieta na Cabudol. Opo. May grocery po diyan. Samahan niyo na lang ako para magbitbit tayo ng ano. Nakapaapa kayo, Tay. Oo nga ho. Okay lang. Okay lang. Napakarami tulong nito talaga sa nagawa niyo. Okay lang po. Sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon ang gumagawa niyan. Hindi po tayo. Sila, Ma'am Marieta, kasangkapan din po sila sa binibigay po sa atin. masaya ka na. May bigas kaya kayo. Ay, bless ulit. Yan ang gusto ko sa'yo. Ay, bless, bless. Ito mga bata, ito mga mabait eh. Kumusta, Tay? masaya. Masayang-masaya po. At wala po kang mapagsibla ng kaligayahan namin ngayong araw. Okay? Marami-rami po yan. Kompleto. Oo. Pasalamat po tayo kay Ma'am Marieta Cabudol. Magpa-thank you po kayo sa kanya. Ma'am Marieta, kung saan ka man po, maraming salamat po sa ipinadala ninyo. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Oo. Tay, si ano po, si Ma'am Marieta na Cabudol, yung kapatid niya, tiga doon sa Brook sa amin, sa Malis. Tapos yung anak niya naman po, dalawang anak niya nasa CBNC. Doon lang rin, sa unahan lang rin namin, di ba, Brooks Point, sunod doon, Batarasa, ano na, CBNC. Siya naman po ngayon, nasa UK siya. So, kumbaga, si Ma'am Marieta Cabudol, kahit po, kumbaga, OFW siya, nasa ibang bansa siya, maayos ang buhay niya, hindi siya nakakalimot sa mga Pilipinong tulad natin, kaya dapat pasalamatan po natin talaga siya. Mabait. Marieta, maraming salamat po. Sige, Tay, gusto niyong buksan tayo yung pinamigay niya? Buksan na natin, kunin yung ano, kita natin. Para makita niyo naman. Silya na lang. Naku, ang dami. Wow, may tinapay pa. May tinapay pa, may mga noodles. Paborito na noodles ni ano, sabi niya, may mga mantika pa. Ang dami. Sa gustong magtoyo mantika. Oo, sa gustong magtoyo mantika. Oo.
Ma'am Marieta, marami pong salamat sa mga pinadala po ninyo. Banggit niyo po nung nakaraan at talagang hirap po kayo sa pampagkain. Oo po. Totoo naman po yun. Kaya kita niyo naman ang sitwasyon din namin. Hi! Para mamaya. Oh, masaya ka dahil sabihin mo, paborito mo yung mga pansit dyan. Oh, gusto ko rin yan, no? May mga dilata rin po dyan. Mga ano. Dilata, dami palang dilata. Oo, may mga beef loaf din, may mga sardinas din, may mga ano, may gatas, may ano, may gatas, may Milo, may tang pa. O yay, sinasampay mo na. Kumusta dito sa inyo, tay? Talagang ano po, no? Dito lang po, kasi mababa, kahit maalinsangan talaga, sobra init. Mainit po talaga kasi mababa, no? Tapos, kaya, dahil sa ganitong kalagayan din namin, dahil wala kaming ventilador man lang, yung ubuat asma hindi nawawala sa amin, lalo na ako at yung anak ng dalagita may asma po kami pareho. May asma kayo pareho, no? Tapos itong ano nyo dito, tay, no? Medyo kulang rin po talaga tayo dito ng mga plato, ng mga lalagyanan po, no? Oo. Tsaka ang talagang lutuan nyo, ito lang rin. Nung nagdala ako ng Jollibee dito, napansin ko nga, tay, na ito ang ginagawa niyong lamesa, yung ano lang. Yung planggana namin. Yung planggana. Oo, kasi wala rin kayong upuan, wala rin kayong lamesa, no? Oo. Ang ilaw niyo po, ito. Ito lang. Pero nagana naman po siya. Pag yan, katulad yan, makakasagap siya ng source sa, mula sa araw kasi solar po ito. Solar. Ah, mabuti, mabuti, solar. Mabuti yan. Grabe, tay, no? Ilang minuto pa lang ako dito pero pawis na rin ako. Talaga sabi ko nga, oh, medyo maalinsangan po talaga dito sa inyo, no? Tsaka yung space niya is hindi ganun ka, ano? Pero sasabihin na lang natin talagang hindi po kumbinyente. Pero kahit pa paano mas okay na rin po ito kaysa yung dati na nandoon kayo sa ano, sa gym, no? Nakalatag lang kayo doon. Nakalatag lang kami sa siminto. Malaki nga, may malaking mataas ang bubong pero wala po kami pribado doon. Walang pribado, no? Si nanay, kumusta po? Nanay, kumusta? Nandito na naman ako. Hindi na po kita istorbo yun. Kaya tatay ako makipagkwentuhan, ha? Sige po. Salamat. Opo, hello palangga. Maraming maraming salamat po, ma'am. Marieta. Pasensya na po. Marieta, maraming maraming salamat po sa pinadala po ninyong tulong para sa amin. Abait po yan si Ma'am Marieta. Salamat po. Talaga naman po. Ito nga po, guys, nabago na lang ito. Kasi nung dati, opo, talagang bagsak po niya. Total collection po ito, kaya lang dahil. Sino pong gumawa nitong katrin nyo? Kayo na rin po. Ako nagpanday nito. Ikaw na rin po, no? Opo. Mabuti naman na natutulogan na yung pogi dito. Opo. Kaya yun nga po, sa konti kinikita na maka 200, 300, nandyan na po nakasalalay na yung pang araw-araw namin sa kain, nagtatabi na ako para sa renta ng bahay. Napakahirap po kung paano kong babahagi-bahagi yung 300, kung minsan wala pa sa maghapon, wala pa kita yun talaga. Nabanggit nyo po sa akin nung nakaraan, tay, na kailangan nyo po nung pampaayos ng bike, ito po, di ba? Opo, ito po yun. Sira na po yung bike. Ang inaano niya is ipapaayos siya, pati sidecar. Tama po ba? Opo, yan. Sira na. Kasi ito pong bisikleta ko, yung ito pong mga rim niya na ito, talagang collision na rin po siya talaga. Kasi nung side sweep po ako, yun po itong pinaka-port niya na ito, pumasok na po sa loob. Hirap na rin po siyang ikuha ng manibela. Kaya sabi nga po ng Mid-City, parang ano na rin yan siya, general repair na rin, para ka na rin bumili ng bago, sabi sa akin. Kaya lang nanghihinayang naman po ako kasi pinagkaloob po ito ng mga kapatid nating mga Muslim dito po sa Barangay Prinsesa. Sa Barangay Prinsesa. Pinahahalagahan ko rin naman po itong pinagkaloob nila kasi naging bahagi na rin ito sa akin sa pag-aanak buhay ko nakalipas. Opo. Bali ngayon po, kaya minsan nahihirapan kayong maglako at maghanap buhay dahil talagang nilalakad nyo lang, no? Nakaraan nakita kita doon sa papunta ng ano, budget home, 'di ba? Sa budget home dito. Naglalakad ka lang rin doon, eh. Talagang ang layo nandito. So alas 5:30 po 'yan. Prepare na po ako ng madaling araw para alas 6 tamang makakapi lang. Lakad na, pero pag panahon po ng eskwela, lalo na nung time na 'yung mga bata,
na nakakapunta pa po sila sa school nung wala pang pandemya. Mm-hmm. Yan, hatid sundo ko pa sila pagkatapos ko ng paglalako. Mm-hmm. Pupuntahan ko na sila sa school kasi nga ang inaalala ko yung kaligtasan din nila. Kasi minsan na rin po yung panganay ko, nahagip po yan siya ng Seattle po, pero hindi ko nababanggitin yung pangalan kung kanino man Seattle yun. Magmula nun, siyempre, kumbaga, na-trauma na rin kami. Kaya hanggat maaari, lagi ako nakasubaybay sa kanila. Mabuti po yan. At bilib ako sa inyo, tatay, na kaya nga po lagi ako nandito. Dahil sabi ko nga, nabibilib ako sa inyo bilang ama, tinataguyod niyo yung apat na anak niyo. Tapos, talagang hands-on kayo, yung nakikita ko po eh. Talagang mabait kayo ng tatay. Sana po, magawa natin ang paraan yung bike nyo. At salamat kay Ma'am Marieta, may grocery na tayo, marami-rami. Daming biyaya po dito. Opo. Saka yun nga po, hindi ko na po alam ano pa mang pwede kong idagdag na bilang pasasalamat. Kay Ma'am Marieta, sa inyo at sa mga nais pang tumulong at handang tumulong po para sa amin. Marami po, salamat. Kumusta yung hanap buhay mo ngayon, tay? Kaya hindi dalawang araw, tatlong araw ka nang di nakakalabas, di ba? Sabi mo. Tatlong araw na po. Oh. Kaya yun nga po, hindi ko rin alam talaga kung saan kami huhugot ng panustos, pangkain. At saka po yan, katulad po ngayong araw, ito po, meron po ako ginagawang sample na mga plant pot. Ah, ganda niya na. Po ito, kaya lang dahil wala nga po ako materyales, hindi ko pa siya mapintahan. Mm-hmm. At saka yung mga table decor po na ginagawa ko, hindi ko matapos-tapos. Gawa po nung talagang wala po akong maipantustos na financial. Opo, sa maliit na halaga lang na makapagsimula kami ulit dahil nagamit nga po namin sa pangkain. Ito tayo, anong ano to? Anong materialis po yung ginagawa nyo na yan? Ito po yung mga lumang tuwalya. At tuwalya. Saka yung mga scrap po ng mga damit na ginawang basahan. Oo. At saka po simento. Paano po yan? Anong ano yan? Ang galing ah. Paano? As inimento nyo po yung ano. Papa, tapos ginoo nyo siya. Yung mga sabi na lang natin basahan. Oo. Binabad po siya sa simento. Tsaka po siya itinaob. Nakaganyan po yan siya sa bote. Tapos pipinturahan naman pagka siya. Ano. Oo. Okay. Tapos magtutunaw po ako ng semento, babrasin ko po yan siya para kumapal yung semento. Tumibay po siya, maging matatag siya, hindi katulad nito na ito kulang pa siya. Mabuti, mabuti. Ano. Okay. Tapos itong bike nyo pa, no, na pang hanabuhay, opo. Yan po talagang pinakamahinaano niya, di ba? Opo, kasi kung ang yun nga sana, kung gumana po ulit ang aking bisikleta at magkaroon na ulit ito ng sidecar, yung maipoproduce ko po ng mga plant pot na ganito, may isasakay ko na po at may dadagdag ko siya sa mga inilalako ko. Inilalako ko yun. Kasi napansin ko nga po, yung mga binibenta nyo nakaraan ng mga decor, nilalagay nyo siya sa maliit na parang table lang sa harap nyo at nilalakad nyo. Parang tray nyo. Kasi nga, wala na pala yung sidecar nyo, no? Na dati doon nyo nilalagay. At ngayon, kung mabubuo nyo po ito at mabubuo yung sidecar, malalagay nyo na at makakapaghanap buhay kayo ng maayos po ulit, no? Oo. Kasi marami pa po ako mga nais na idagdag talaga na maaari pong mapagkakitaan din namin para kahit po papaano lumaki yung income naming mag-anak at magkaroon po ako ng panustos para sa kanila. Yun po. Sa ganang akin, dahil sa kagustuhan ko po talaga na magkaroon po ng talagang pangkabuhayan, makapagsimula. Hindi ko naman po kasi alam kung paano kami magkakaroon ng makapagtabi ng panustos kasi lalo na po sa panahon ngayon, naiintindihan ko lang po ang lahat. Dahil pandemya, lahat po tayo nangangailangan natin ng panustos para sa pang-araw-araw. Ngunit sa kabila po ng lahat, nakikiusap po talaga ako na kung maaari, tulungan po kami. Para naman po madagdagan ko po yung aking mga produkto at makapaghanap buhay po ako na maayos, pati po yung aking bisikleta. Yan lamang po masasabi ko sa ngayon. Marami po salamat.
mga kapatid, sa mga sumusuporta po sa channel, sa mga sponsor po namin. Ako, bihira po talaga ako maghingi na para sa specific na tao. Pero sa ngayon po kasi talagang pinapanalangin ko po na sana merong mahabag po sa atin sa buhay ni Tatay Jonel. Napakasipag niya po kasi bilang ama. Sa talagang maaga pa po nakikita ko siya dati na naglalakad, ang layo po ng nilalakad niya, daladala niya po yung mga paninda niya. Sana po ngayon mapagbigyan po natin, mapaayos po natin yung bike at sidecar niya at mabigyan po natin ng konting tulong po para sa kanyang panganap buhay. Sana po matulungan niyo ako po bilang Kuya Nate niyo. Ako na po mismo ang humihingi po sa inyo na tulungan po natin si Tatay Jonel. Ako po once in a while pupunta po ako sa kanya, nagbibigay po ako ng pang grocery, nagbibigay po ako ng pang pagkain sa kanya. Pero marami din po kasi talaga tayong tinutulungan na minsan nakikakapos din po talaga ako. Hindi ko po kayang ibigay lahat din. Para dinidivide ko po kasi yung aking pera para sa ibang tinutulungan po natin. Pero ngayon po, nag-i-specific po ako na sana meron po sa inyong mahabag at bigyan po natin ng tulong si Tatay Jonel. Pwede niyo po ako i-PM sa Facebook. Kahit po yung personal na number niya, ibibigay ko po sa inyo. Idiretso nyo na lang po sa kanya. O kung gusto nyo naman po idaan sa channel natin, kasamahan ko rin po kayo at papasyal po tayo sa kanya. Ayun nga po, Ma'am Marieta, una po sa lahat, maraming po salamat sa inyong ipinadalang para sa amin. At kahit nasa malayo po kayo, hindi po kayo nakakalimot. Panginoon na pong bahalang tumumba sa inyong katotohang loob. At nawa po, gabayan po kayo. Hindi ko na po anong sasabihin po. Okay lang yan, Tatay. Natutuwa po ako at may mga katulad po ninyo na nagmamalasakit sa mga katulad po namin. At maging po kay Kuya Nate, maraming pong salamat. At napakarami po ninyong mga taong tinutulungan sa pamamagitan ng inyong vlog at kayo po ay kinakasangkapan ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Tay, okay lang po ba? Bago ko umalis, alam niyo rin naman yung lagi kong ginagawa. Pwede po tayong manalangin. Nabalitaan ko rin po, Muslim po kayo, di ba? May dugo kayo talaga na ano. May mga kaibigan din po akong Muslim, tsaka yung iba mga Badyaw naman na tinutulungan din natin. Okay lang mananalangin ako para sa ating Panginoon. Kumbaga, blessing ang inihingi ko, kalakasan para sa inyo. Okay lang po yun, panalangin ko kayo. Sige. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon, Lord, na binigay nyo sa amin. Sa ngayong araw, Lord, thank you rin po kay Ma'am Marieta Kabudol sa kagandahang loob niya, Panginoon, na binigay. Ibigay po siya ng grocery para kila Tatay Jonel at sa kanyang pamilya. Lord, pinasasalamatan ka po namin na bagamat mahirap ang buhay, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Nandyan ka po para sa amin. Pinagpipray din po namin na naway may tumulong rin po kay Tatay Jonel sa kanyang bike, Panginoon, at konting puhunan, Panginoon, sa kanyang negosyo. Alam po namin mahirap ang buhay, Lord, pero nandyan po kayo, Lord. Nandyan po kayo na hindi kami pababayaan. Maraming pong salamat sa iyo at ini-interest po namin ang bawat isa. Ingatan niyo po si Tatay Jonel at ang kanyang pamilya. Gayun din po si Ma'am Marieta Kabudol, Panginoon, na tumulong sa kanya. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Salamat, Taya. Masaya? Opo. Ma'am Marieta, maraming salamat po sa mga biyaya na ipinagkaloob po ninyo sa amin. At kami po ay lubos ang pasasalamat talaga sa inyo. Napakabuti po ninyo. Naway gantimpalaan po ng Panginoon ang inyong kabutihan. Marami pong salamat. Okay, salamat din. Hindi ako magtatagal, ha? Opo. Sige, bye-bye. Ikaw malaga. Tay, mauna po ako, ha? Opo, sige. Marami pong salamat, sir. Kuya Nate, Kuya Nate lang. Kayo, ha? Oo, walang sir sa akin, ha? Kuya Nate lang tayo. Kuya Nate lang. Sige, salamat po, Tay. Okay, bye-bye. Marami po salamat sa panonood. Pakihit naman po ng like. Comment ka rin po sa ibaba at binabasa po natin lahat yan.
At Ma'am Marieta Cabudol, God bless po sa inyo. Nawa hindi po kayo magsawa na tumulong sa ating mga kababayan. Hangang-hanga po talaga ako sa inyo. Kahit na nasa malayong lugar kayo, hindi po kayo nakakalimot sa ating mga kababayan na Pilipino, lalong-lalo na dito sa Palawan. God bless po sa inyo, Ma'am Marieta.